Muli pong nagbabalik ang programang Kapitulo Versikulo sa ating po mga suking taga-subaybay. Alam ko po nananangalian na po kayo ngayon sa inyo pong mga tahanan. Gaano man kasarap yung inyong ulam, pagkain. Kami po hindi pa kumakain dito. Kami po yung nagpapasalamat sapagkat hindi pa rin kayo bumibitiyo sa ating programang Kapitulo Versikulo. Lubos po ang aming pasasalamat sapagkat muli po namin kayo makakasama sa lupo ng isang oras ng pagtatanghal ng ating programang live streaming sa ating pong Facebook page at sa ating pong mga manunood naman sa telebisyon. May June late telecast na ang gagawin po natin dyan. Sa mga susunod na mga linggo naman po ninyo mapapanood ang ating programa. At syempre, hindi pa rin po ako nag-iisa. Kasama pa rin po natin ang ating kamanggagawa na sumasagot po sa ating mga tanong. Kasama ko po, kapartner ko sa ating pong ministeryo. Hindi lamang siya kapartner ng ating Project Life, kundi kapartner rin natin sa Kapitulo Versikulo, Brother James Aventurado. Isa pong masaganang tanghalian po sa inyo. Kasi ito sarap. Po ay tanghalian na. Oo. Ito po ay napakagandang panoodin habang kayo po ay nananghalian. Tama. Sana po ay nandyan lang kayo. Huwag kayong maglilipat ng inyong screen sapagkat alam po namin na marahil ang inyong mga tanong ay masasagot na po natin. Yung po mga nag-challenge sa atin na hindi po sinasagot yung tanong ng live, yung po aming kaninang episode, inuna na ho namin kayo. Kaya yung po mga nagsasabing hindi na naman kami nagla-live, magtanong na po kayo ulit na naubos na ho halos lahat yung inyong mga tanong. Wala kaming itinira. Yung isang episode kanina, ubos yung inyong mga live. Kaya ngayon, ang amin naman babalikan yung nakalinya, kapatid na James. At isisingit din namin kung meron kaming makikita dyan na biglang nag-pop up dyan sa ating comment box na mga tanong na sasagutin po namin. Ano po? Sa darating na mga araw, bubuksan namin yung linya ng telepono kahit kayo mismo ay pwedeng magtanong ng live dito sa ating programa. Okay, binabati po namin lahat ng mga taga-subaybay po natin sa iba't ibang sa panig ng mundo. Sa Tokyo, Japan, sila Sister Amy Perez Yamano, si Sister Joy Martinez, at si Sister Esther Uy na galing sa Sweden. Ngayon, inasa na Cavite na pala siya. Bumalik na Pilipinas. Welcome back, Sister Esther. At ganoon din yung ating mga taga-subaybay dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Dubai, dyan po sa Hong Kong, dyan po sa Singapore, sa Malaysia, sa Taiwan, Thailand, at iba pang bahagi ng mundo na naabot ng programang ito. Salamat po sapagkat kayo ay naging kasama natin. Yung mga nanonood din sa atin dyan sa US, dyan sa may, saan ba itong lugar na ito, dyan sa California, dyan sa may iba pang panig ng US na binati rin natin noong nakaraan, maligayang pagsubaybay po sa inyo. Meron ba kayong gusto batiin din? Oo nga pala. Binabati ko po yung aking pong distrito na kung saan ay isa pangunguna po na aking pong senior pastor na si Pastor Villamor. Sana po ay andiyan po kayo ngayon. At siyempre, live po tayo ngayon kay Sister Beck kasi sabi ko, ano ko sa iyo, isi-send ko sa iyo itong video na ito. Alam ko na nanonood ka ngayon at special mention sa iyo, Sister Rebecca. Ayan. Doon sa mga kapatid namin na nag-invite po sa amin, marami pong nag-iimbita sa atin. Salamat po ng marami sa pagtitiwala ninyo sa Kapitulo Versikulo. At meron naman po kaming nababalitaan, meron ding isang grupo nagsasabing wala na ang Kapitulo Versikulo. Huwag ko kayo maniniwala doon. Buhay na buhay ho kami. Pinapatay lang kami halos dito. Hindi ho, totoo yun. Buhay po ang Kapitulo Versikulo. No po, hindi ho kailanman mawawala ito. Hanggat narito kami, ang Project Life at si Brother Jerry Sevilla, Kapitulo Versikulo remain and laging nandyan. Apo. Para sa inyong mga pangangailangan. Kaya po, ipanalangin po ninyo kami dahil sa ang gawain ito ay napakaraming taga-subaybay sa atin. Nagtitiwala sa atin at higit sa lahat ay nagbibigay ng kanilang panalangin at suporta sa programang ito. Kaya naman, sunod-sunod yung mga invitation sa atin. Ngayong Sunday, kapatid na James, dyan tayo sa Sambuanga. Kasama ng Project Life Ministry at ang nag-imbita mismo sa atin dyan, yung Communication Director, si Pastor Michael Kapapas. At meron na tayong ticket na binili sa atin. At ang Project Life naman, gumagawa ho kami ng paraan para lamang po maisama yung ating technical team. Kaya salamat naman sa mga kapatid na nagbigay po ng kanilang financial assistance para po maisama ko yung Project Life Ministry. Susunod, si Pastor, si Brother James naman ay aking maisasama naman. Susunod po nating pagpunta yung Katanduanes na nag-anyaya sa atin.
Darating po kami dyan, yung Quezon Province, kami po ay pupunta riyan. At hindi lang po namin kayang puntahan yung Scarborough Island. Diyan po hindi namin kayaan. Wala ko naman siguro mag-iimbita dyan. Alam po kung kayo po ay, kahit dyan sa may bandang Batales, eh, walang problema. Sige. Kahit po dyan sa Marawi, kung ayos na, walang problema. Puntahan nyo kami. Kaibigan namin, taga-subaybay. Ang gusto po namin sabihin dito, everything, every person, sa tingin namin po yung magiging pagpapala kami, kami po yung malulugod na maglilingkod po sa inyo. Apo. Oh, bago po tayo dumako sa ating pong pag-aaral, hinihingin ko po si Pastor, si Brother James na manguna sa ating pong pananalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po namin Diyos, marami pong salamat sa pagkakataong ito na muli kami po ay makakakinig at matutuklasan po namin ang mga ginintong aral mula sa kapitulo at bersikulo ng inyo pong salita. Pagpalain po ang bawat isa sa amin at nawa ito po ay maging may malaking impact sa aming buhay nang sa ganoon ay ang programang ito ay maging pagpapala sa lahat ng naabot. Ito po ang aming dinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. At ngayon po ay ating pong sasagutin yung po mga nakalinya kanina na tanong na naputo lang kasi ating sinagot yung challenge kanina. Na latest. Na latest daw kailangan nating sagutin. By the way, meron nag-text or nag-message sa akin sa ating Facebook page, kapatid na James, at nais po natin i-acknowledge si Nathaniel Raniolas. Nathaniel Raniolas, good AM Brother Jerry, i-report ko lang sa iyo itong nangungopia ng page title ng kapitulo versikulo. Aware po dyan ako, kapatid, sa nangungopiang yan, at alam po kung kansino-sino po yung nangungopiang yan ng kapitulo versikulo. Nilalakad na po natin yan at sana ay matrace naman natin. Kitang-kita naman natin kung anong grupo yung gumagawa niyan. Nakapag-usap na rin tayo sa ating mga lawyer patungkol dyan para po yan ay maayos. Ano po? Kaya natural, pagka ang Panginoon ang gumagawa at ginagamit tayo sa ng Panginoon, pati ang kaaway. Apo, tama. Ginagamit din. May counterpart lagi yan. Kaya sana po ay ipanalangin po ninyo yung programang ito. Hindi ho kami papayag na ang programang ito ay gagamitin sa hindi wastong paraan ng paggamit. Ano po? Kaya kinausap na po natin dyan yung ating mga legal advisors regarding dyan. Ano po? Kaya salamat po sa inyong pagre-report sa amin. Nais ko na rin pong samantalahin ito kapagkat ito ay may kinalaman sa ating mga gawain. Kung meron pong mga iglesia na may pumupunta dyan na dati naming kasamahan o kaya ay ginagamit yung pangalan ng kapitulo bersikulo para manghingi ng financial assistance, hindi ho namin pinahintulutan yun. Ano po? Kung sino lamang po ang nakikita ninyo rito, yun lamang po ang pwedeng lumapit sa inyong mga churches using the name kapitulo, bersikulo. Kasi meron tayong nababalitaan na may mga pumupunta sa iglesia na tingin po nila ay kasama pa rin natin. Hindi na po namin kasama yung iba. Ang pinahintulutan lamang po namin na tumanggap ng anumang inyong financial na pagtulong ay yung ating pong tresurera, si Sister Connie Tabuldan, at ang inyong lingkod, o mas the best nga, inyo pong ihulog na lang kaagad sa ating bank account yung inyo pong financial support para po walang magiging problema. Apa. Sino man po ay hindi po namin pinahihintulutan na tumanggap ng anumang financial assistance. Gusto po namin sabihin dito, transparent po ang ating programa sa lahat ng bagay na yan at minumonitor po tayo ng ating conference tukol dyan. At mataas po ang pangalan ng Panginoon, kami po ay tatayo sa inyo na wala po kayong anumang bahaging masasabi tungkol sa financial matters ng kapitulo bersikulo. Transparent po and very secured ang inyo pong financial na maitutulong sa programang ito. Okay? So yun po, ilan lang nating pahiwatig, kapatid na James. Nabanggit kasi ito, kaya kailangan nating ipaglingkod yan. Ano? Ayoko sanang banggitin yan, kaya lang hinihingi ng pagkakataon kasi nangyayari yan. Ilang beses tayong pumunta sa mga iglesia, nakakarinig tayo, wala na yung kapitulo bersikulo. Buhay po kami. Huwag niyo kami alisin dito sa anuman, ano, sinusuportahan tayo ng ating pong pamunuan, kapatid na James. Okay, so ngayon po ay pupunta tayo dito sa sumunod na tanong na naiwan sa ating kanina mula kay Kenneth Belleza. Tanong po ito noong November 5, 11:53 a.m. Magandang hapon po sa buong staff ng kapitulo bersikulo. Si Army Belleza po ako. Gamit ko lamang ang FB ng asawa ko. Oo nga. Siyempre, isa lang sila. Tanong ko po, paano natin ipapaliwanag ang Apokalipsis 5:13? Itinuturo ba ng talata na dalawa ang trono sa langit? Salamat po.
Tapos, meron pa ulit siyang tanong. Magandang hapon po sa buong staff ng Kakana. Ulit lang. 5-3. Tinuturo ba ng talata? Dalawang trono sa langit. Salamat po. Sige, kapatid na James, 5-3 daw. Po. Aklat ng Apokalipsis. 5-3 po ba? Mm-hmm. Okay. O 13. Ah, 13. 5-13. Kasi about sa aklat yata yung 13. Oo. 13. Ah, ito po, babasahin po muna natin. Sige, kapatid na James, pakibasa. At ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat at lahat ng mga bagay na nasa mga ito ay narinig kong nagsasabi sa kanila na nakaupo sa luklukan at sa kordero ay ang pagpapala at kapurihan at kalulhatian at paghahari magpakailan kailanman. Okay. Magbigay po tayo ng ilang comment dito bago po natin ito tuluyang sagutin yung paliwanag po dito sa 13 kung bakit ba ito naisulat, ano po? Mm-hmm. At sino ba yung pinapatungkulan dito sa verse 13? Katunayan, pagdating po sa trono, kasi ang tanong dito ay parang dalawang trono, ano, narinig ko, Brother Jerry, ano? Eh, ito po, higit pa sa dalawang trono yung makikita mo sa langit eh. Ito po sa Apokalipsis 4 verse 4. Yan. Meron doong 24 na trono. Mm. Oo, na inupuan ng mga na mga elders, sabi roon. Pakibasa mo, kapatid. Ah, sige, ito po, babasahin natin. 4-4 yan ang Apokalipsis eh. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. Yan. Na luklukan yan, ha? Mm-hmm. At sa mga luklukan ay nakita kong nakakaupo ang 24 na matatanda. Ah, yun. Na naranta ng mabuputing damit. At sa kanila mga ulo ay may mga putong na ginto. Ganito po kasi ang revelation, mga minamahal namin taga-subaybay. Ang revelation po ay more in vision ito ni John, na kung saan ay meron po siyang symbolic meaning, na kung saan ay may pahiwatig, meron itong kaukulang paliwanag, mga minamahal kong kapatid. Pagdating naman dito sa 13, ang pinatutungkulan po dito ay yung dalawa eh. Sabi rito, Brother Jerry, sino ba ang pinupuri rito? Una ay God the Father at yung Kordero. Sabi rito ay sa kanilang nakaupo sa luklukan at sa kondero ay ang pagpapala at kapurihan at ang kulalatian. Yung chapter 5 po kasi ng Revelation, ipinapakita rito kay Juan yung kung paano tanggapin ang tamang papuri. Kasi sino ba ang nararapat na tumanggap ng papuri? Eh walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pero dito po sa talatang 13, may dalawang ini-introduce na sila po ay karapat dapat tumanggap ng pagsamba at papuri. Ang sabi rito ay, walang iba kundi isa rito yung kordero at isa po doon yung nakaupo sa luklukan. And Brother Jerry, dalawang luklukan yan. So, dalawang luklukan. May luklukan kasi ang ama eh. May luklukan din yung anak eh. Pati Banal na Espiritu, may luklukan. Eh, ang dami. May 24 na luklukan. May elders pa. 24 thrones ng mga elders. So, marami pong luklukan dahil sila ay nakalukluk doon eh, yung tatlo. Pero, nais lang natin pong sabihin sa ating mga sukin taga-subaybay na hindi ho laging na ilalagay yung luklukan na parang nalilimit. Ano? Oo, yan. Yung binanggit mo doon ka lang nakaupo. Na nakaupo ka lang eh. kasi... ang luklukan kasi it designates your authority. It designates your power. It designates your being the highest ruler sa napapaligiran mo o nasasakupan mo. So, makikita po natin na tulad ng binanggit ni Brother James sa 5:13 ng Apokalipsis, totoo na mayroong ama na nakaluklok. Mayroon naman talagang luklukan din yung kordero. So, it designates their power and authority. At totoong meron namang trono talaga sa langit. Totoo po yun. So, dalawa, hindi lang dalawa. Ang tanong niya kasi, dalawa ba? Marami. Madami. Kasi yung luklukan lang ng ama at saka ng anak eh, kapatid na James eh. Eh, meron na. At yung luklukan pa ng 24 na nila lang, eh meron din. Meron din, ano. So, yun po ang sagot natin, ano. Pero pagka meron ho kong inababasa sa Biblia na luklukan ng ama, wag ho ninyong doon lang siya. Parang kasi, ano, no? Di, ano, parang hindi limit. Siya pwedeng umupo doon sa kung saan-saan or ano, na-limit na lang siya talaga, yun ang kanyang tama. Luklukan. Luklukan po, it denotes, tulad na sinasabi authority. Natin, authority and rulership.
Yun po ang parang si ano, President Duterte. Yan, oo. Diba, siya ay nakaupo sa Malacanang. Ang ibig sabihin, siya ay presidente natin ngayon. Totoo. Pero hindi naman all the time na lagi siyang doon sa may upuan. Magandang ilustrasyon niya. Ng Malacanang, Brother Jerry. Oo, ano? Kasi ang ating Panginoon ay omnipresent siya. Eh, oh. Talagang hindi mo kayang, ano tawag na ito? Limitahan ng ating Panginoon. So, eh, lahat ng dako, naroon siya eh. Mm. Ibig sabihin, nung nandun siya sa kabilang dako, walang luklukan. Ibig sabihin po nun, ay rulership. Apo. Title, o authority. Yeah. Yan po ang ano dyan. Sagot. Okay, so sumunod po nating tanong na ipaglilingkod sa ating mga kababayan ay ito pong tanong ni kay Soy Lodge. Hihirap banggitin yung mga pangalan. O Bamitsal. O Tiad. Mas mahirap pag-aralan to kaysa Greek. Soy Lodge. O Bamitsal. Mm-hmm. O Tiad. Palagay ko mga balibaliktad na pangalan eh. Apo. May resurrection po ba at kailan? Eh, madali lang naman yung tanong niya. Ayan, Brother Jerry, sagutin mo. Sagot po natin, kung may resurrection po, nasa aklat po ng Juan 5:28 at 29. Mm-hmm. Ito po ang ating mababasa. Juan 5:28 at 29. Sabi po rito, huwag ninyong ipanggigilala sa ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig. At magsisilabas sa mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Tanong ninyo, meron po? Ayan po. Meron. Nababasa natin, meron po at ginarantiyan ng Biblia na meron. Kailan mangyayari yon? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Apa. Sa pagbabalik na yon, bubuhayin yung mga banal na namatay sa buhay na walang hanggan. Mm. Unang pagkabuhay na maguli. Yon namang mga makasalanan, sila'y bubuhayin sa ikalawang pagkabuhay na maguli, pero hahatulan. Mm. At kailan mangyari yon? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. O, ganun lang kasimple. Dahil yun lang naman ang hinihingi lang kanyang tanong, ano, kapatid na James. Mm. Maliban lang kung may dadagdag ka. Ay, lino-lino. Ando na. Sapul na yun kanyang tanong. Sapul ano? Eh. O, ito, medyo kailangan natin pasadahan dito ng mula kay J.M. Langkino. Kasalanan po ba ang white lies? Ayan, makagandaan. Ano nga ba yung white lies? Ayan, parang puting ano yan. Puting pagsisinungaling. Pagsisinungaling pa rin kasi yun eh. Mm. Pero ang gustong sabihin siguro ng ating mga kapatid, yung nagtanong, white lies, ibig sabihin pagsisinungaling na justifiable ba? O kaya pagsisinungaling na tanggap ng marami. Bigay tayo ng sitwasyon. Ayan. Halimbawa ay siguro yung kapag papatayin ka na. Oo. Ayan. Okay, Bible muna tayo. Yung kay Rahab. Ayaw kay Rahab. Oo. Maganda yun, ano? Yung kay Rahab. Mm. Si Rahab, eh, alam naman natin yung sa aklat ng Josue. Oo. Diba? Pasa, Brother James. Tama. Eh, hinahabol ng mga kalaban yung mga espiya ng Israel. Eh, kitang-kita naman ni Rahab. Oo nga. Kung saan nagtago. Actually, siya nagtago. Mm. Kung saan niya itinago. Dahil alam niya, kapag hindi niya itinago, papatayin talaga yung... yung labing yung espiya, yung mga tiktik na ipinadala mula sa Israel. Mm-hmm. O anong ginawa niya? Nagsinungaling siya. Mm-hmm. Wala, hindi niya nakita. Ay, di lumagpas yung humabol. Pero alam mo si Rahab, isinama doon sa mga heroes and heroines of faith sa Hebrews 11. Nasa Hebrew 11, ano? Nasa Hebrews 11. Mm-hmm. So, yun yung example marahil na sinasabi ng ating kapatid na white lies. Oh, white lies. Ngayon, pupunta tayo dun sa reality. Kasalanan ba? O kasalanan ba? Eh, kay Rahab, pagliligtas ng buhay. Mm. Yung sinabi mo kanina, Brother James, ano naman yun? Ay, parang ganun din. Ganun din. Situasyon kasi na papatayin ka na pagliligtas ng buhay. Bigay tayo ng concrete example. Ay, yung isa pa, yung kay Abraham. O, isa pa yun. Nagsinungaling siya. Paano naman kaya yun? Ay, yung ipinagkait naman yung asawa niya. Oo, yan. Ay, hindi white lies yun. Pagkakasala talaga yun. Ay, actually, nagsisi naman si Abraham doon. At talaga namang hindi... Nakita niyo yung consequence eh. Ng ginawa niyang hindi pag-amin, ano? Natakot kasi siya. Takot siya. Dahil papatayin siya or maaaring ikapapahamak nila. Kaya pinakilala niya lang kanya asawa na kapatid. Yung mga nagsisinungaling ngayon, ang white lies... Eh, iba naman yun. Iba ho yun. Pag nagsisinungaling ho tayo, na sa tingin natin ay buhay at kamatayan, palagay ko eh, yun ang tinatawag justifiable. In accordance with the situation of Rahab. Opo. Kasi, buhay yan. Halimbawa, hinahabol ng adik.
Ito, worst na. Oo. Hinahabol ng adik yung bata dahil gagahasain. Papatayin. Eh, alam mo pumunta doon sa banyo mo. Oo. Papa. Tatanong ngayon yung adik sa'yo. May nakita ka bang bata rito na pumunta? Oo. Hinahabol ko. Gagahasain ko. Eh, dahil alam mo magkasala ka. Sinabi mo. Sinungaling. Sinabi mo. Patay yung bata. Mm-hmm. Habang buhay yung konsyensya mo. So, yan yung mga binabanggit nating mga justifiable because it, sabihin na natin, may buhay at kamatayang involved. Same with Rahab. Pero yung pagsisinungaling mo, pupunta yung Bombay, maniningil sa'yo, ang sasabihin mo, sabihin mo, wala ako. Sabihin mo doon sa anak mo, wala ako. Sabi naman ng bata, sabi ng nanay ko, wala daw siya. So, hindi naman yun justifiable at wala nang involved doon na life and death, kapatid. Mm. Kaya kung tanong ninyo, eh, kasalanan po ba ang white lies? Kung ang white lies na tinutukoy nyo, it's between life and death, ay hindi ho masama yun. Kagaya ni Rahab. Hindi masama. Hindi ho term. Masama. Term, hindi masama. Kagaya ng ginawa ni Rahab. Baka sabihin ninyo ha, kapitulo, versikulo, tinuruan kami mag-white lies. Hindi po. Ang sinasabi po namin dito, kung ang konsepto ng white lies na tinutukoy ni kagaya nung kay Rahab, in accordance to Rahab's example, yun ang pwede na sa tingin ninyo yung life and death. Tulad ng sample natin, hinahabol ng adik, papatayin. Alam mo, ituro mo. Meron pa yung sa kay Jezebel ba yun? Oh, na ano 50 mga propeta pinapapatay. Mm-hmm. Pero tinago niya sa yungib, di ba? Ayun, isa pa yun. Kasi nga, may kinalaman yun sa buhay. Pagliligtas ng buhay. Pagliligtas ng buhay po yun. Lalo na kung ililigtas mo, mga anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos. Pero kung halimbawa yung adik na nagtago sa bahay mo at nagtanong ang pulis, turo mo na. Pag-usapan yun. Turo mo na para makulong. Yan yun po yun. No? Palagay ko yun ang hindi ka dapat magsinungaling. Pero kung innocent yet, papatayin ng ng suspect o kaya ng criminal, ay wag. Yun yun. Yun po ang ating sagot niya, kapatid. Okay po. Sa tanong natin ulit na galing kay Oliver Deganos, November 5 pa rin to, Brother James. Bakit ho doon sa text sa Bible na halimbawa sa dalawang tao na namatay, isang mayaman at mahirap, bakit pinili na sa kandungan ni Abraham ang napunta sa langit? Samantalang wala naman si Abraham sa langit, bakit hindi na lang sa kandungan ni Elias o ni Enoch? Naging pala isipan tuloy sa mga bagong Kristiyano na nasa langit na ang mabubuti na namamatay dahil binanggit nga si Abraham. O kapatid, na nga naman, pati hindi sa kandungan ni Enoch, at saka ni Elias, Brother James. Alam mo, maganda yung mga tanong ng ating mga taga-subaybay. Natututo din, pati kami natututo kong mag-analyze at sumagot ng ayon sa hinihingi ng inyong tanong. Ano naman, si Abraham, wala pa nga naman daw ika sa langit. Ba't hindi nila sa kandungan ni Enoch at saka ni Elias? Dahil alam naman natin, si Elias at si Enoch kinuha ng Diyos na nasa langit. Ayan. Eh bakit kay Abraham, kapatid na James? Sige nga. Bakit kay Abraham, ano? Eh kasi yun po yung ginamit na parable ng ating Panginoon. Bakit kay Abraham? At ganito naman po kasi yan. Yung parable po kasi ay, pag sinabing parable, may another term dyan, pwedeng illustration ng ating Panginoon para mas lalong maintindihan ng kanyang audience, yung kanyang message. Tatandaan po natin yung mga audience ng ating Panginoong Jesus dyan, kung babaybayin mo, nasa Luke 16 kasi yan eh. Doon sa Luke 15:2, makikita mo na audience niya yung mga Pariseo na kung saan ay tumutuligsa sa kanya. Kaya bago yung parable niyan, may apat muna siyang parable tungkol doon sa isang tao nagsisisi. Kasi ang konteksto nito, Brother Jerry, si Kristo ay pinaparatangan na nakikisalo sa mga makasalanan. Yan. Kaya ngayon kanyang parable na nauna, na apat, ito'y tungkol sa taong nagsisisi kung gaano kasaya ang langit dahil sa isang taong nagsisisi. Ngayon naman, pagdating dito sa Luke verse 16, ang kausap niya ay yung mga taong, sabi nga ni Josephus Flavius, kung hindi ako nagkakamali, ay yung kanyang... Isa sa mga church father yan. Isa sa mga church father. Na may article siya na ang audience ni Kristo noon, may paniniwala na sila
na kung saan ay ganito, mm-hmm, na merong immortality of the soul na rin silang pinaniniwalaan, mm-hmm, mga unang panahon. Kaya itong ginamit ng ating Panginoong Hesukristo na illustration ay angkop doon sa kanilang paniniwala, sa paniniwala na nayon. Para sa ganon, mas lalo nilang maintindihan yung message ng ating Panginoon. Katunayan, may apat na message ito, Brother Jerry, mm-hmm, na gustong iparating ang ating Panginoon sa kanila. Una, ay kung kapag ikaw ay nagdesisyon, ay ano yan, yan yung magiging resulta ng iyong destinasyon. Yan. Pangalawa, pag namatay ka na, wala ka ng pag-asa. Mm-hmm. Yan yung ano eh. At pangatlo, yung pagpili mo, yan, ang resulta niyan is either na mapapalayo ka sa Diyos o mapapalapit ka sa Kanya. Mm-hmm. Ganyan. At yung pang-apat, ay kapag ka close of probation sa'yo, kapag ka namatay ka na. Wala ng pag-asa. Yan yung mga message ng ating Panginoon kung bakit niya ginamit itong Luke 16 na si Abraham, si Amang Abraham, na kung saan ay hindi naman talaga totoo na, Brother Jerry, na kung saan may impyerno na ngayon na pupunta. Ito yan. Oo, hindi sinasangayunan ng banal na kasulatan yan. Brother Jerry, sige po, pakialaborate. Alam niyo, kahit yung namin taga-subayman, maganda ho yun na binanggit ni Brother James yung message. Now remember, parable, ginamit ni Kristo to imply a message. Mm-hmm. Hindi ho focus ng parabola ang reality ng story. Mm-hmm. Now remember, hindi po ito, ang point of emphasis ay hindi doon sa sitwasyon, kundi ang point of emphasis doon sa lesson. Yun. Bakit po natin pinag-uusapan ito? Kasi ho, ang nangyayari, katulad nga naman ng observation ng ating texter, ang naiisip daw ikatuloy ng mga tao ngayon, lalo na yung mga naniniwala sa immortality of the soul, na meron na talagang mga patay na umaakit sa langit. Mm. At may mga tao namang napupunta sa impyerno. Mm. Hindi po yun ang point of emphasis ng parabolang yan. Ang point of emphasis is the message. Yun. Hindi yung sitwasyon. Kito mo, kung gagawin po ninyong reality, yung ginamit na storya, si Abraham. Si Abraham, napakalaki namang ng sinapupunan yan, kapatid natin. Kasya yung nanay, lahat ng mga tao. Kasi isa lang yun, ha? Si Lazarus pa lang yung pinag-uusapan ko, kapatid na James, yung mayaman, nasa ibang lugar. Lahat pala ng maliligtas nasa sinapupunan ni Abraham. Makalaki ng mga sinapupunan yan, Brother James. Ano? Kung gagawin mong literal, pangalawa, na hindi pwedeng magiging ganyan ang immortality of the soul. Pangalawa, ay para bagang nag-uusap na ang pagitan lang nila, kapirasong lugar. Pero mo, nag-uusap lang yung dalawa, yung impyerno na sa kabilang lugar lang. Siya naman nandito sa kabila. Ay di, magkakaugnayo lang yung langit at impyerno sa panahong yan. Kasi, pangatlo, itutubog lang ika yung daliri. Tsaka yung dilay, maiibsan yung paghihirap sa Hades o sa pagdurusa. Yan, isa pa yan. Nakikita ninyo po, itutubog lang yung daliri. Ano yung magic ba yan? Paano nangyari dyan? So, nakita ko ninyo, hindi pwede siyang maging batayan sa paniniwala ng immortality of the soul. Because there is no such thing as immortality of the soul ng Bible. Biruin mo itong mga evangelicals nating mga kapatid, ano? Mga kaibigan natin, na ito ang ginagamit nila para magsasabing meron ng langit. Hindi ho totoo yun. Alam naman natin sa interpretation ng Bible, Brother James, ano? Sa pag-aaral ng teolohiya, at alam ko, alam ng mga protestanting pastor ito na nag-aaral ng theology, na ang isang parabola, hindi mo pwedeng gamitin na pagbatay ng doktrina. Hindi mo pwedeng paggamitan ng doktrina. Pwede mong pagkuhaan ng lesson. Lesson. Hindi doktrina. Tama. Kaya, hindi siya pwedeng ibatay ang doktrina natin sa parabola. Kasi ang parabola, isa parabola. Illustration. Figure of speech, illustration po yun. It denotes, it conveys a message. Yun. Hindi po it conveys a doctrine. Yun. Malaki po ang problema. Biruin mo, pag gagawin mong immortality of the soul, doktrina na yan, sa parabola, ay ang daming kukontrahin sa Biblia. Ang dami. Sa Ecclesiastes lang eh. Sa Ecclesiastes lang, yung patay, walang nalalaman. Sinasabi sa Juan, nabubuhayin sa ikalawang pagbabalik ni Kristo yung mga patay. Ang unang mabubuhay, yung mga banal na namatay. Ay ikalawang mabubuhay sa ikalawang pagkabuhay, yung masasama. Kung nasa langit na yung mga buhay, mga namatuhin, dahil yun sa parabola ng doktrina. Alam kwenta yung second coming. Nasa sinapupunan na pala yung Abraham lahat yung mga naliligtas. Pagkukuhain ba ng Panginoon yan, at ibalik sa lupa para buhayin maguli.
kapatid, napakalaking problema ng doktrina ng ganun, ano po. Kaya, ang tanong ko ninyo ay, yun tuloy ang pinag-iisipan ng marami, opo, kaya po natin itinutuwid. Kasi wala hong ganoong doktrina sa Biblia. Tama. Ang Lucas na parabola ay parabola. Parable. Parabola. Leksyon ang itinuturo. Anong itinuturo? Yung binanggit na Brother James kanina. Mm. Pero nungka, wala po na itinuturong doktrina. Mm. Wala po. Kaya ho, kung magbabatay kayo ng doktrina using that parable, sablay. Mm. Walang katotohanan. Sablay. Huwag na ho ninyong gagamitin yan. Mapapahiya lang ho kayo. Oh, yan po ang sagot natin dyan, tama, kapatid na James. Opo. Okay po. Sumunod na tanong sa atin, nais nating ipaglingkod ang tanong mula kay Reggie Gakayan. Good PM, mga pastor. Ay, siya lang po ang pastor. Ako po ay... Hindi pa nga ganap eh. Auditor pa lang po ako. Ano po ang pagkakaiba ng New at Old Testament po? Ano po? Anong pinagkaiba daw ng New and Old Testament? Yan, Brother Jerry. Alam naman natin yan, ano? Mm. Pag sinabing testamento, eh, kasulatan. Oo. Testament, kasi baka may covenant. Iba yung covenant. Oo, iba, iba. Berit yun. Yung testament, kung tinutukoy yung testamento, aklat yan. Mm. So, sagutin natin ng mabilisan. Sige po. Ang Old Testament, ito po ay mula Genesis hanggang Malakias. Mm. Ilang libro yan? 39 books yan. From Genesis up to Malakai. Mm. Tapos, 27 naman, from Matthew hanggang Revelation, yung New Testament. Mm-hmm. Eh, ano ba ang meron sa Old Testament? Old Testament, karamihan po dyan ay mga hula na tumutukoy sa pagdating ng Mesiyas. Mm-hmm. Katulad halimbawa yung Isaiah 53. Apo. Ano pa ba? Yung Psalms, meron din dyan Messianic prophecy. Dami. Sa Jeremiah, meron din dyan. Sa Habakkuk, meron din dyan. Sa Daniel, meron din dyan. Sa Old Testament, Joel, meron din. More on Messianic prophecy and more on historical. Yan, yan, may mga historical basis dyan. Paano nag-originate, siyempre, yung from the time of creation, paano tayo nag-originate bilang created being, and then pagkatapos, may mga judges Torah. Na tuturo ng kasaysayan ng matandang Israel kung paano ginawa lang sistemang sibil sa kanilang pagpapatakbo ng bansang Israel. At yung Torah, kasi nasabi niya, Brother James, naglalaman niya ng mga kautusan. Tama. Naglalaman niya ng mga palatuntunan sa pangangasiwa ni Moises. Apo. Yun yung laman ng Old Testament. Ang purpose ng Old Testament ay para ituro tayo sa coming ng Mesiyas. Yung New Testament naman, ito yung fulfillment. Apo. Kaganapan noong darating na Mesiyas na magliligtas sa atin. Mm-hmm. And maliban doon sa kaganapan, itinuro na rin yung pangangaral ng mga apostoles. Apo. Kung paano ang iglesia ay nagpatuloy at nakarating hanggang sa lugar ng mga hintil. Apo. So, yun po. Kaya mahalaga. Kaya meron tuturo dyan na wala na yung Old Testament. Nako, na naman ang problema. Malaki na naman tayo dyan. Kasi pag nagtuturo na naman kayong wala na naman yung Old Testament, dahil sa kaiiwas nyo lang sa Sabado. Yun lang naman yun eh. Yung mga nagsasabing, yung mga Adventist kasi nagtuturo ng Sabat. Ng Sabat sa Old Testament lang yan. Hello! Ang nagtuturo po ay hindi lamang po Adventist, yung mga pastor na nagsasabing wala na rin yung Old Testament, ginagamit din sa sermon, Psalms eh. Oo nga. Di ba? Ginagamit din sa sermon, Proverbs. Oo nga. O ginagamit din sa sermon, yung Ezekiel. Ginagamit din sa sermon, yung Book of Prophet Isaiah. Kung totoong wala na yung Old Testament, huwag nyo nang paggagamitin yan, kapatid. The more na ginagamit ng inyong mga pastor yan, bilang bahagi na lang kalang sermon, lumalabas dyan, kitang-kita nyo ng inconsistent paggamit ng Biblia. Ama. Bakit? Sasabihin ninyo sa inyo, sasabihin nila sa inyo, wala na yung Old Testament na yan. Hindi na yan dapat tayo sumusunod dyan. Pero pag ginagamit sa sermon, pwede. Oo nga. Bias na. Bias, Brother James eh. Kaya ang Adventist, parehas po namin kinuha yan kasi yan ay parehang aklat. Sagradong aklat. Ang tawag niyan ay Holy Scriptures. Kaya nga sinabi ni Cristo doon sa 5:39 ng Matthew. Saliksikin ninyo mga kasulatan. Alam niyo ba kung anong kasulatan yung pinasasaliksik ni Cristo? Old Testament yun eh. Dahil hindi pa naman nabuo yung Old Testament sa panahon niya eh. AD 90 lang yun. AD 90 lang yan. Kaya tinutukoy niya sa 5:39 ng aklat ng Juan, ang tinutukoy niya yung existing scriptures. Yun.
sa panahon niya. But of course, kasama na rin yung scriptures na dating na sa ating itapos na. Opo. Kasi parehas na words of God yan. Kaya pag sinabi niyo, Old Testament wala na, kontrahan yan doon sa sinabi ni Kristo. Oo. Kontra. Eh, yun lang naman tanong natin ko pa din, anong pinagkaiba ng Old and New Testament. Brother James, baka meron kang... hindi nila malalaman, Brother Jared, maintindihan mabuti yung katuparan ng hula kapag hindi nila sinaliksik kung ano nga ba yung pinagmulan ng hula. Tama. O, halimbawa na lang, yung nakalagay doon sa Hebreo 10, na kung saan ay anino ng mga bagay na darating, yung si Kristo na yung katuparan ng kung saan ay yung mga pag-aalay nila ng tupa. Uh-huh. Ay hindi nila maintindihan yun kung hindi nila alam yung Old Testament na sanctuary. Correct. Brother Jerry. Correct. Kaya napakahalaga na yung Old Testament at saka yung New Testament ay pag-aralan natin. Tama. Kaya lang naman nila sinasabi na huwag niyong pag-aralan yung Old Testament ay dahil sa agin sila doon sa Sabat. Sabat lang. Sa hindi, Sabat lang talaga. Pati yung Sabat. Saka yung mga pagkarumalduman. Yung baboy yan. Oo. Yan lang naman ang ina-agins nila eh. Pero gumagamit naman sila ng talata sa Old Testament. Gumagamit ng talata. Ang tawag dyan, bias. Bias. Kung ano lang yung papabor, yun lang susundin. Ano mga Adventist? Walang itinatapo na talata. Yan. Yeah. Walang yun. Tinatangi. Ano? Wala kami itinatangi. Kaya kung magre-relihiyon din kayo, sabi nga ni Presidente Duterte, mag-Adventist kayo. Adventist na. Oo, kasi kung ituturo lang talaga ng tao ang laman ng Biblia, wala siyang imakrili yung pupuntahan eh. Seventh-day Adventist. Tama. Kaya nga ho kami nandito sa Kapitulo Besikulo. Wala kami sweldo rito. Kaya nagtsatsaga ho kami ituro sa inyo dahil alam namin ito ang totoo. At ito ang totoong pagmamahal sa kaluluwa. Wala kami sweldo, itinuturo namin ang katotohanan. Nagsasakripisyo po kami para sa kaligtasan ninyong lahat. Amen. Mga kapatid. Okay, so ngayon po ay ating pong ipaglingkod naman, kapatid na James, ang tanong mula kay... Actually, kay ito ay palitan yata nila ito ni Hervin Errol Toledo Mendoza. Ano po tungkol ba? Dito sa sayaw. Ah, yan. Siguro alam kong mayroon ka ring research dito, kapatid na James. Unahin ko muna itong kay Ervin, ano? Kay Ervin Errol Toledo Mendoza. Apa. Kasi babanggitin ko naman yung sagot naman ni Kendall Ladigo. Sige po. Ang sabi niya rito, kay, kasi ito'y tanong ni ano eh, ni Errol, Hervin Errol Toledo Mendoza, November 5, 2012, 38 p.m. Hi po, according to Psalm 150 verse 4, praise Him with a tambourine and dancing, praise Him with strings and flutes. Bakit hindi po natin ito ginagawa sa loob ng church tulad ng ibang denominations? Thank you very much po and God bless. Tapos ay meron pa siya ulit. Okay, Brother Errol, let's just say na hindi nga ito ginagawa during Sabbath. So technically speaking, hindi po ito bawal, di ba? Parang tabu kasi sa mga Adventist ang dancing as a form of worship kahit hindi sa araw ng Sabbath. Tapos kasi nagpapalitan sila ni Brother Sinasagot din. Sinasagot din. Magaling din si Ken. Si Ken. At gusto ko lang munang basahin yung kanyang sinasabi. At sumunod dito ay parang may motion po kasi tayo ng dancing o notion ng dancing is not usually done in our worship service. Thanks po. Sana masagot ninyo ang tanong ko. Ito naman yung sagot ni Brother Ken Ladigohon. Ano? At basahin na rin natin para balanse. Kung may dancing ginagawa ng iba sa Sabbath school kung saan may mga special presentations, but very seldom, sabi ni Ken. Very, very seldom. Sabi niya ganun. But we don't do it in the divine worship or hour of worship. The Ten Commandments was clear and did not include dancing with cymbals in the Fourth Commandment. Tama naman si Brother Ken. Ken Ladigohon ulit, however, we use cymbals and flutes sa orchestra and choir during divine service but no dancing. Yes, hindi natin ginagawa ang dancing sa church because walang talata sa Biblia na sa araw ng Sabat ay sumasayaw sila. Usually, ginagawa nila ang pagsayaw with cymbals as a form of victory from war. It was their act of praise, praise God, but was not done on a Sabbath day. Di halos nasagot na rin ni Brother Ken yung tanong ni Brother Errol. Sinagot niya na. Hervin. Sagot na rin yun eh. Parang yun na rin yung sagot natin. Pero gusto lang ko namin sabi, alam niyo po kapatid na Hervin, ako'y galing sa born again eh. Galing po ako dyan sa kasasayaw, sa worship. Nung ako po'y naging Adventist, hinahanap ko din yan. Kasi masaya ang worship na may sayaw. Kaya lang sa pag-aaral ko ng Biblia,
hindi ho nakukuha sa pasayaw-sayaw ang Diyos eh. Ang Diyos kasi ang tinitingnan niyo yung laman ng puso yun natin sa pagsamba, kapatid. At yung pong tama ang kapatid na Ken, doon sa kanyang binahayag, na wala pong scriptural basis kasi. Tama. Na during Sabbath ay doon tayo sa sayaw sa ating pagsamba. Ayun pong sayaw, kung ating pag-uusapan yung nasa aklat ng awit 150 na may mga symbols, hindi po sinasagawa yan sa loob ng templo. Tama. Hindi po sa loob ng templo yon, kapatid. Yun po ay kanilang pagtatagumpay sa pakikipagdigma. Mababasa ninyo yun sa aklat ng awit 127. Naroon po yung victory nila over war sa pagtatagumpay nila. Hindi po yun ginagawa sa loob po ng templo. Eh, pag nasa loob na ng templo, ang ating pong mababasa doon, yung nasa Habakkuk 2:20, ano ba nakalagay roon? Nakalagay doon, "The Lord is in His holy temple, let all the earth keep silence." Yun. So, nananahimik po, pag nasa templo na. Tama. Kasi silence means reverent. Pagalang yan doon sa Diyos na ating inikilala, kapatid na James, ano? Apo. Mabasahin ko sa Tagalog, 2:20 ng Habakkuk. "Ngunit ang Panginoon nasa kanyang banal na templo, tumahimik ang buong lupa sa harap niya." So, ang atin bilang mga Seventh-day Adventists, ay yung ating worship ay meron tayong solemnity. Lalo na kung pinag-uusapan ay yung divine worship service po natin. No? Wala pong sayawan. Wala po. Kung ganyan lang din, balik na lang ako doon. Masaya doon yung pinanggalingan ko dati. May mga drums kami. May mga gitara kami doon, may mga electric guitar, may cymbals din kami doon. Eh, ba't ako umalis doon? Dahil hindi nga tama. Pero ang akin lamang dito, balanse lang din naman tayo, Brother James. Ano? May mga kapatid din naman kasi tayo na nasa ibang lugar. Ibang lugar. Lalo na culture yung ating mga Black American, Black brethren. Na talagang hindi mo mapapasimbayan ng hindi gagalaw yung... Alert kasi sila eh. Oo, alive. Ito yan. Ang tanong, pagbabawalan mo ba yun? Dahil nasa Biblia, ay akin lang, ito yung ideal natin. Pero kung sila naman, iyon ang paraan nila, huwag natin silang hatulan doon. Ay, importante tayo sa Pilipinas, huwag natin gagawin yun. Dahil naman natin kultura ng ating worship yun. Yun ang sagot natin. Tama po. So, balanse po ang ating sinasabi, biblical. There is no such biblical basis. Yung sinasabi ninyong dance during worship. Wala. Yan ang sinasabi rin ni Brother Ken. Ladiguhon, wala po. Huwag nyo na hong i-insert o insist. Kasi wala pong basis yun. Tama. Yun po. Brother James, baka meron kang gusto idagdag? Gusto ko lang idagdag yung ni-research ni Pastor Samuel Bakyoke. Yan, okay, Bakyoke. Yan. Sabi niya rito ay, ito hindi ko naman inaangkin, research niya ito. Yeah, research niya. Na kung saan, gusto kong basahin, "After spending not a half hour but several days examining the biblical data regarding dance, I find this conclusion unsubstantiated and its challenge unnecessary for the sake of clarity." Sabi rito, "Dance is a component of divine worship and consequently unacceptable from social entertainment outside the church." So sa madaling salita, dito po sa mga talata na kanyang nasa liksik sa Balalakasulatan, ay meron doong apat na component for worship. Pero yung dance ay ginagamit sa outside the temple, hindi inside the temple. Correct. Ayan. Sa madaling salita ay walang biblical basis, sabi nga ni Brother Jerry, na tayo mababasa, na ito ay pwedeng gawin sa loob ng templo o sa loob ng pagsamba. Katulad niya ng binasa sa Habakkuk 2:20, gandang talata yan. Dapat talaga silent tayo dyan. Kasi pag ano ng reverence yan eh, paggalang natin sa ating Panginoon. Uh-huh. At saka yung mga namumulat Brother Jerry sa emosyon, meron sinasabi si Mrs. White, doon lang naman sa mga naniniwala kay Mrs. White. Hindi naman po natin sa nilalahat, ano? May sinasabi si Mrs. White kasi dyan na magpa-fluctuate din yung iyong faith kapag ang iyong ang tawag nito, source ng iyong faith ay emotion. Kasi marami mga ano kasi ang Brother Jerry, taktika ng ibang relihiyon para dumami yung kanilang membro. Gagamit sila ng mga drums, ng emotional. Emotional, magiging emotional yung tao. Ang sabi niya, ang sabi ng ating ano ni Mrs. White ay magpa-fluctuate din yung iyong spiritual emotion, spiritual ano.
Baka sabihin ng ating mga kaibigan, eh bakit po, bakit may Mrs. White kayo? Doon na naho namin yung talata sa Biblia. Wala pong basis yung ganon. Mm. Kaya naman ho namin binanggit si Mrs. White kasi yung tanong ay internal program ng ating church. Adventist yung nagtanong, Adventist setting yung service yung tinatanong. Kaya sinasagot natin, biblical, and at the same time, other reference which is the spirit of prophecy ng ating kinikilalang propetisa ng Diyos sa ating iglesia. So yun po, wag na ho nating ipilit po, kapatid ha, na pasayawin yung mga miyembro sa araw ng Sabat. Hindi po, wala pong ganyan. Delikado yan. Kasi baka gayahin natin yung mga Pentecostal. Mahirap po yan. Hindi ho tayo Pentecostal movement. Ano po? Okay, so sumunod pong tanong dito, kapatid na James. Maiklian na lang naman sagot natin ito. From Carmelo Siega Batiao, who compiled the Christian book? Bible. Sino ba ang nag-compile ng Christian book ng Bible? Okay, so siguro, bago ba basahin ng kapatid na James muna, magusto natin pahiwatig na ang author ng Bible, unang-una ang Diyos. Tama. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, yan ay mababasa natin sa sinulat ni Pedro. Yan na nga yung ating babasahin. Sabi dito sa Pedro, talata po ay 2, ay kapitulo 2, ano? Brother Jerry? Apo. Okay. Ito sa ikalawang Pedro pala, na? Ikalawang Pedro 1:20 at 21. Yan. Ito ang ating mababasa. Nalalaman mo na ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuat sa sariling pagpapaliwanag. Yan. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ayan. So, inspired by the Holy Spirit, yung mga tao na sumulat ng Biblia. Yan. Ay, ang Biblia naman natin, sinulat, hindi sa lingguwaheng Pilipino. Hindi. Dalawang matatandang lingwahe sa buong mundo. Apo. Yung tinatawag nating Hebrew at yung isa naman yung tinatawag nating Aramaikong Griego. Tama ba ako, Brother James? Ano? Greek and Hebrew. Kaya nga sa Biblia, yan ang oldest language na ginamit ng Bible. Ngayon, tanong, paano na-compile? Nagkaroon ng maraming mga translations. Mga translators ang gumawa. And ang kauna-unahang limbag ng Bible ay anong pagkakaalam mo? Yung Septuagint. Sa Masoretic text. At ang gumawa niyan ay ang 70 Jewish scholars or translators ng Bible. Nilipat nila from Hebrew to Greek. Kaya tinawag ay Septuagint kasi Septo ang ibig sabihin ay 70. So, 70 translators. So, hindi talaga pwedeng mamanipulate yung translation dahil 70. Kung may bias mang lima dyan, 65 yung kukontra. Hindi pa rin. So, hindi. Kaya nagkaroon sila ng isahang pagsasalin at yung po ang Septuagint version. Yan. At nagtuloy-tuloy ang mga translations ang ginamit. Yung translation ba? Translations na. Kaya yung pagsasali na, compile. Mga church fathers. Yung Codex Vaticanus ba yun? Codex Sinaiticus. So, iba-iba na mga codex. Ibig sabihin ng codex, ito yung mga manuscrito. Manuscrito yan. Ano po, iba-ibang codex. Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus. Ibig sabihin po niyan, galing yan sa Vatican. Yan po, kaya mayroong mga codex. At hanggang sa nakarating po sa atin yung ating Bible na translated na ng mga translators ng Bible. Yan. Ang gumagawa niyan yung ating mga church fathers. Yan. Yung mga naunang mga mananampalataya na mas malapit na kinanonize nila. Ating sa apostol na kinanonize, tanggap ng maraming mga Christian. Opo, yan. So, wag ko kayong tawag ito, magduda sa anumang version ng Bible kasi hindi tayo naniniwala na ang Diyos ipinababayaang nagkakamali yung mga sumalin, nagsali ng Biblia. Huwag kayong maniniwala doon sa nagsasabing hindi totoo yung Biblia. Lalo naman yung mga nagsasabing yung amin lang ginagamit na referensya ang siyang tunay na salita ng Diyos at yung inyong Biblia ay hindi totoo. Ang Biblia po ay dumaan sa test of time and yet hindi nagbabago ang message of salvation. Tama. Ito ang pinakamagandang katotohanan
na nasa Biblia. Mm. At napakaganda niyan, Brother Jerry. Meron tayong 5,000 manuscript na pinababasihan natin ngayon. Na kung saan ay itinransfer ito ng mga rabbinic tradition niyan, di ba? Na kung saan ay itinatransfer nila yung banal na kasulat. Isinusulat nila sa maraming pamamaraan para sa ganun ay magkaroon, na-preserve ng ating Panginoon itong banal na kasulatan para sa ating henerasyon. Tama. Di ba? Maraming nakuha dyan sa Qumran, Qumran Cave, ano? Oo. Na mga manuscript na patunay na ito ay naisulat ng mga ano natin, mga nagsulat ng banal na kasulatan. Yan. Brother Jerry. So, wala na ko tayong oras. Wala na. Mahaba pang ating gagawin pag-aaral. Kaya lang na naubos na yung ating mga minutong nalabi. Mamaya-maya po, magla-lunch lang po kami, magli-late lunch lang po kami at babalik po kami ulit sa susunod po na segment o serye ng ating pong pag-aaral. Bago po tayo pansamantala maghihiwalay, mga kapatid, nais po namin kayo anyayahan na tayo po ay mananalangin sa ikaw ba yung nanalangin? Ako nanalangin kanina. Okay. Tayo po ay mananalangin sa ating pong panghuling sa ating pagtatapos ng programa. Tayo po ay mananalangin. Mahal namin Diyos, salamat po ng marami sapagkat ginamit po muli ninyo ang programang ito upang maging daluyan ng katotohanan at aming masagot ang mga tanong ng aming mga kapatid, mga kababayan na naaabot ng programang ito. Saan man silang lugar, dalangin po namin na sana'y naging pagpapala po sa kanila ang pagtatanghal ng programang Kapitulo Versikulo. Maasa kami ng aming mga kapatid naman na nasa pagpapasya na sumunod sa iyo, tanggapin kami bilang manunubos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Yes, sana'y akayin sila sa ganap na pagpapasya na magbibigay sa kanila ng katiyakan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa inyong sinugong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Hiniling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga minamahal po naming taga-subaybay, maraming salamat po sapagkat nakatatlong episode po kami, nariyan pa rin po kayo. Mag-aapat pa rin po kami. Babalik po kami sa loob po ng ilang mga minuto o kaya ay pinakamatagal na isang oras, magla-lunch lang po kami at kami po'y babalik muli para ipagtanghal o ating gagawin muli ang panibagong serye ng Kapitulo Versikulo. Sa pangalan po ng aking mga naging kabahagi ng programang Kapitulo Versikulo, ang ating mga kapatid sa likod ng kamera, ang Project Life Ministry, at ganun din ang naging kasama ko po sa talakayan, si Brother James Aventurado. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sevilla. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. God bless you all.